Matapos po halos 2 taon sa pandemic, magbabalik ang mga estudyante sa mga piling lugar at paaralan sa bansa para sa pilot implementation ng face-to-face classes. Para sa karagdagang detalye sa mga mangyayari ngayong araw, makakausap po natin si Director Roger Masapol ng Office of Planning Service, Planning Programming Division ng Department of Education. Magandang morning, Director, and welcome po ulit sa Sakto. Magandang umaga sa iyo, Jeff, at kay Chiang Ami at sa iyong mga tagapanood. Kay Johnson din. Ayan. O, Director, kamusta hey, po Director. Ang umaga po natin? Well, mixed emotion actually, Jeff, para tayong nag-aabang sa mga anak. Excited ang DepEd sa para sa mga bata sa pagbabalik nila sa school. Mayroon ring konting anxiety kasi we don't know yung mga contingencies. Pero excited kami para sa mga kabataan talaga na yun. And optimistic na magiging matagumpay ang ating pilot para ma-open na natin ang lahat ng school natin sa buong mundo. Siyempre, hindi lang po 9 months itong pagbubuntis nyo para po sa face-to-face classes. Ano po, Director, ang mga particular na physical adjustments na ginawa po natin at ano po yung aasahan ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik? Pinakauna po yung class size po. Pinaliit natin yung class size. Yung kinder, ginawa na lang nating 12 na dating 25. Yung grades 1 to 3, ginawa nating 16 na dating 30. And then, mayroon pong 1 to 2 meters physical distancing yung mga upuan sa loob ng classroom. At mayroon pong mga directional signages na kailangan sundin ng mga kabataan. Pagpasok pa lang sa gate, mayroon na pong nakaabang na hand washing facility at mga disinfection chemicals or liquid para maging masiguro natin na ligtas ang pagbabalik ng mga kabataan natin sa mga opo. In case, Director, na may sintomas na makita sa isa pong estudyante o kaya pwede rin po sa guro, ano po yung mangyayari? Yes po. Si Secretary po, bago pagkatapos na mapirmahan ang Joint Memorandum Circular, nag-issue po siya ng manual for contingency. So, lahat ng school po na lalahok sa pilot face-to-face ay pinagawa ni Ma'am Liling ng mga contingency plan ma-preempt yung mga contingencies na ating mararanasan. Hopefully wala sa mga schools natin. Ang unang gagawin po pag may nag-exhibit ng symptom, dadalhin po ito sa clinic ng school. Kasi po ang bawat school ay isa sa requirements natin ay kailangan mayroong functioning na mga school clinic ang bawat school natin at mayroon pong nakatalagang nurse araw-araw. At doon po sa clinic na yun ay mayroong isolation area kung saan habang pinapacilitate po ng ating nurse, kung anong gagawin doon sa bata ay nandun po yung bata at naka-isolate. Ilan po yung bilang ng schools natin? May final number na po ba, sir? Actually, malalaman natin ngayon, Jeff. Pero kung pagbabasihan natin ang ating enrollment ng kinder to 3 ngayong taon, na more than 8,000 ang elementary yung enrollment natin sa K to 3 dito sa 100 schools natin. So assuming na pumayag yung lahat ng magulang ng mga kabataan to na nasa kinder to 3, we expect more than 8,000 sa 100 schools dito sa K to 3. Opo. At ang aasahan din na Director na banggit niyo po last time, maiksi lang po yung school day, no? At wala nga po yung favorite subject ni Tito Johnson, yung recess at lunch. 3 hours po ang kinder maximum at 4 hours ang 1 to 3 at saka yung senior high school, maximum po 4 hours in school. Opo. At may directive na rin po ba kung papalawakin po ba itong face-to-face classes? Yung mga nasa private schools ba, ito na rin po ba, doon na rin po ba papunta? Yung private school, Jeff, mayroon na kaming na-identify na 19. Out of 20 na pinayagan ni Presidente, doon sa mga nag-submit ng application, 19 po yung pumasa. So, pero yung tanong kung, magsisimula itong 19 na to sa 22, sa November 22. Sa tanong mo kung ano yung chance na madagdagan yung mga pilot schools natin, lalo na sa NCR, malaki po yung chance kasi nagbigay ng green light po ang ating Pangulo sa sulat natin sa kanya na payagan po ang DepEd at UH na mag-desisyon sa pagpapalawak ng ating pilot.
at including dito yung NCR. Rektor, may tanong ang aking mga kasama sa iyo ngayong umaga. Unahin natin si Chang Ami. Chang, anong tanong mo kay Direktor? At pwede na ba mga kids mo mag-Facebook? Yes, eh, syempre bilang nanay. Direktor, magandang umaga po. Magandang umaga. Oo, si Chang Ami po ito. Eh gusto ko lang din malaman, syempre ang concern ng ilang mga nanay ay pagdating nung recess, di ba? Yung kakain po yung mga bata. Kamusta po? Ano po ang plano? Ano po ba ang setup? Paano po ba sila? Kasi syempre minsan baka magkwentuhan, magganyan. Chang Ami, yung isa sa aming kinonsidera, ano yung mga moments sa school ng mga bata na mag-aalis sila ng face mask? Yes. So, of course, pagkakain sila, mag-aalis sila ng face mask. So, nauna po, yung kantin natin is off-limit sa mga bata. Tapos, inigsiaan natin ang pag-stay nila sa school para hindi na sila kakain sa school, Chang Ami. So, halimbawa, ang dinner, 3 hours lang sila. So, pag-alis nila ng bahay, kailangan maayos ang pagkain nila para sa within 3 hours, hindi sila magugutom. Siguro tubig, pwede. Sa loob lang ng classroom habang nakaupo sila. Pero yun po yung iniwasan natin, yung pag-aalis ng face mask ng mga bata. Oo. Pero kung siguro sakasakaling medyo magutom ng konti yung bata, pwede naman sigurong turuan ng mga magulang, no, na tatanggalin lang ng konting gano'n ng face mask at isushoot na lang yung tinapay o yung biskwit na pwedeng kainin ng bata siguro po, no, pangtawid doon sa gutom. Kasi mahaba din ang isang 3 oras, Direktor. Opo. Assisted po yan kung mayroong ganong klaseng contingency or yung may request na gutom na siya, may mag-assist na teacher na o kaya non-teaching personnel sa school para pakainin siya. Oo. Ang isa rin problema natin, Direktor, syempre ay doon po sa mga bata na medyo maliliit pa na talagang hindi nila na iiwasan na kanilang hawakan yung kanilang mga mukha, yung mata, tenga, ilong, hindi po ba? Eh medyo madadagdagan po ang trabaho ni ma'am, ni sir, ni teacher. Dahil pati yun eh babantayan, hindi po ba, Direktor? Opo, ang ating pong sinabi sa mga teacher natin, habang pinoproteksyon na natin ang mga bata sa COVID-19, kailangan din nating masiguro na natututo yung mga bata sa pagbabalik ng silid-aralan. Kasi baka ma-focus lang tayo sa ano, sa health and safety protocol, hindi ka walang learning na nangyayari. So yun po ang inano namin, dinesign namin na habang pinoproteksyon natin ang mga bata sa pagbalik ng silid aralan ay talagang natututo sila ng maayos compared mo sa distance learning. Opo, oo. At syempre excited din ang mga bata na magkita-kita. Nako, e, bawal po ba magyakapan? Medyo paano po ba ang batian na lang ngayon? Ganyan na lang muna. Baka ganito. Ganito lang muna, no? Elbow bawal po. Elbow bump at fist bump muna. Oo, tama ba, Johnson? Paano? Si Johnson, may tanong din po, Director. At may mga anak din po itong nag-aaral eh. Kuyang Roger, kapangalan niyo kasi yung panganay namin eh. No? Director, maganda umaga sa inyo. Maganda umaga. Opo, ang tanong ko lang po eh, huwag naman husa na mangyari. Ano po, halimbawa, may estudyante yung mag-positive sa COVID, napag-usapan ho ba ng DepEd kung cargo po ninyo, sasagutin ba ninyo yung pagpapa-hospital ng bata o kaya meron ba silang assistance na maaasahan po mula sa DepEd? Yung ating framework, Johnson, yung shared responsibility, pinaunawa namin sa mga magulang ng maigi yung kanilang responsibilidad na sa pagbabalik silid-aralan ng mga anak nila. So, ibig sabihin nito, alam dapat ng magulang yung na mayroong risks pa rin sa pagpayag nila doon sa pagsali ng kanilang anak sa face-to-face natin. Kung sakaling magkaroon ng sinasabing ganong contingency na crossing our finger na wala, okay. ang sa DepEd po ay coordination po yung ano with EDGEO ang ating gagawin at titingnan po natin sa DepEd kung ano yung assistance na magagawa. Pero right now, hindi pa po napag-usapan yan. Yung assistant, yung direct assistant sa ano sa mga bata na mag kinakailangan mo ospital. How about sa mga guro, Director? Sa mga guro po, nakipag-coordinate na po kami sa PhilHealth. Ipapacilitate po ng DepEd yung kanilang kung kailangan i-ospital at may assistance po ang DepEd na mabibigay. Ayan, salamat po, Director. Okay. Ito dyan. Director, kapag may magulang na sabi ayaw ko munang papasukin yung anak ko, ano pong mangyayari doon?
Ay, oo nga, no? Meron din palang ganun, Director. Okay lang po yun. Actually, kaya nga natin require yung parents' consent yung AMI dahil ayaw natin sa pilitan yung pagpasok ng mga bata. Alam natin na may anxiety pala yung mga parents. Parehas lang po yan. Halos walang pagkakaiba yung sistema. Ang pagkakaiba lang is yung modality. Yung ayaw pumayag dito sa face-to-face, mananatili sila sa distance learning at itong mga pumayag ay magpapasok sila sa classroom. Pero yung grading system at iba pang mga requirements natin, pare-pares lang po yan. Walang pinagkaiba. Tutuloy po yung online o kaya module po yan para sa iba? Opo. Wala naman pong parang punto sa ibabawas sa mga estudyante kung hindi sila physically present po doon classroom. Wala po. Ayun. Pares lang po yan. Sige po. Ano na lang, Director, huling mensahe na lang po siguro para sa first day of classes nitong ating face-to-face sa pagbabalik. Mahalagang araw po ito para sa DepEd at para sa buong Pilipinas dahil halos magdadalawang taon na po tayong walang pasok sa mga silid-aralan. Mahalaga po na pagtulong-tulungan ng buong sambayanan ang pagiging ligtas ng pagbabalik ng ating mga aral sa mga silid-aralan. Para po pag naging matagumpay ang pilot school na to ay magbubukas na po ang ating mga paaralan sa buong Pilipinas at magbabalik na sa different normal yung ating mga mag-aaral. Maraming salamat sa inyo.